Ayan, shout out mga motovlog. So, papasok tayo ngayon sa trabaho natin araw-araw, usually. So, mga guys, galing kong Carmona. So, papasok ako ng Alabang Muntin Lupa. So, ang dating ko daw doon is 7:44 AM o 7:49 AM pala. So, 56 minutes and 20 kilometer. So, mga guys, gusto tayo para di tayo malit. So ang daan pala natin mga guys, dito tayo dadaan sa Loyola, Magallanes, Congressional, San Vicente. Doon tagos tayo ng San Pedro. So ayun guys, makikita nyo yung takbo ko saan ako lulusot. So, ikot tayo dito. Yan. Ngayon ko palang nalaman mga guys na pwede pala dito magparko. Ang laki pala ng space magpark dyan. So, dito tayo dadaan. Nakakagutom pala guys pag umaga. Pag gising mo, maliligo ka na. Gising ka ng alas 6. Tapos maliligo ka na. So 6:30 alis ka na. So dapat talaga before 9 or 8:30 nandun ka na sa opisina nyo. So mas okay na rin to guys na may sarili ka kaysa doon sa opisina namin. Mayroon namang sasakyan, mayroon kang maisabay. Kaso lang, itong mga baguhan lang sa mga opisina, kala mo magsalita na medyo matagal na daw. Baka may kasabihan guys, malapit sa kaldero. Hindi nila alam yung ugali ng amo namin kung sino magpapalak, kasi yung unang matatanggal. At isa pa, parang ano yan eh, kung sino yung nabubulok at nahinog, siya yung unang nalalaglag. Nalaglag sa puno. Parang ganun yun guys mangyayari. So, madaanan natin yung ating tropa sa Moto Jello Vlog, sa mga Moto Jello shop niya. Nagra-rides din to sila guys eh. Yung mga katropa ko. Meron siyang Inky 400, meron din siyang below 400cc. Nagyaya nga silang mag-ride kaso pasokan naman sa trabaho. Hindi ako pwede. Okay lang sana mga walang pasok. Pansin nyo na ba guys? Magsasalita ko lang mag-isa. Okay lang yan. Pang-content lang natin to.
Ayan, si Motogelo. Oh, andun yung mekaniko niya. Parang lungkot tingnan. Parang paluge. So dito guys, kakanan tayo. So, antay lang natin matapos tong stoplight. Yan. Nag-una. Nag-una mga guys. Panahin natin ito. Hindi ko pala ito eh. Trat-trat na sana ako. Ayun. Baliwa. Trat-tratan natin ako eh. Medyo magbagalan pa tayo. So itong gamit kong camera ngayon, medyo super wild. Wild pala, wild. Anong sabihin? Wild. Ano ba talaga? Mahirap naman pag wild. Nagwawala yan. Wild. Sobrang linaw. Ang ganda, pati yung boses mo, nagsasalita. Clear. Tapos yung ingay, nakokontrol niya. Ang ganda nito. Ang gamit yung camera ngayon. Tagal ko na itong hindi nagagamit eh. So nabasa-basa ko lang at nakapanood ko sa YouTube. So kulang lang ako noon sa mga settings. Tapos binablog ko pa noon na parang fake Jaffic. Nilulublob ko pa to doon sa dagat sa Batangas. Tapos sa pool, nilulublob ko pa to. So ngayon, kagabi pala, kagabi ko siyang na settings. So maganda pala eh. Biruin mo, dinala ko na din to sa Ormoc, Leyte. Ormoc City, Leyte. Tapos iniwan ko. Tapos umuwi ko ng Fev. Kinuha ko naman ulit. Ngayon, kagabi, na-seatings-seatings ko kagabi. Ayun pala. Seatings lang pala ma-adjust. Yan, ito yung daan na Jen Mariano Alvarez. So dito guys, pwede ka dito kumanan. Private ano, private subdivision. Kaso lang, wag ka, dito ako dadaan pag umaga, pag gabi. Diyan ako dadaan pag gabi. Lulusot ako diyan pag gabi. Dito tayo sa medyo ma-experience. Makikita nyo guys ang experience ng daan. At pag dumaan ka din doon, magbabayad ka 10 or 15. Pag gabi, mas maganda pag gabi, didikit ka lang sa mga sasakyan na tikitan mo lang para di ka makita ng mga guard. Pagilid ka, bandang kanan papasok. So, mas maganda hapon pag uwi mo. Kasi ngayon pag umaga, kitang kita ka. So dito talaga ang daan ko. Para makita nyo din ang mga experience ng daan. Pusing.
So dito ako dadaan lang. Kala siguro di maabutan, no? Alam mo guys, maabutan ko kayo. Kado pa yung ginawa niya. So dito tayo dadaan. Kita niyo itong daan ngayon guys, may patirik, may paahon. Dito ako lagi sa challenge. Oh, 753 na pala ang bill. Yun, no. 753 daw yung dating ko daw dun sa opisina. So, tama lang, alas 8. Wow, amoy pandesal. Nakagutom naman. Naamoy ko yung pandesal. Ah, dalawa na lang yung gauge ko ng gasolina. San Pedro na yata ako magpagas nito, sa Muntinlupa na. Diba mga guys? O dito, ito mga guys, o yung daan. Ito yung daan yan, palusong. Palusong na daan. Yan naman. Palusong. Ah, dinakpan nila. Diyan ako lulusot. Ano? Biroon mo guys, oh, dito ako dadaan araw-araw. Kasi kung sasakyan gagamitin ko, doon ako sa expressway mga 20 minutes o 30 minutes, alabang na ako. So ito naman, so dapat talaga mga 4:30, umuwi ka na pala sa opisina. Nabubulol ako guys, gutom yata ako. Ito na mga guys, oh. Palusong to, ha. Ah. Sabi ko sa inyo, palusong. So, yan. Lusong na yan. So, dapat yung sasakyan mo complete bago ka magbiyahe dito talaga. Doggy talaga. O, ito pa, doggy. Uy, doggy. Wala ka bang forever? Tatalon ka ba ng tulay? Ah, basa-basa. Ayoko pa naman ng basa-basa. Madumihan yung bibi ko. Hindi ko maintindihan ng gasa. Kanina dalawang gauge, ngayon naging tatlo. Stig ah. Ano ba talaga? Ano ba talaga, BB? Kanina, BB, dalawang gauge ka, ngayon naging tatlo. Magic. Ah, wait. So, kakanan tayo dito. Ito yung tinatawag na San Vicente.
tagos na nito ay San Pedro na. So nag-uwis pa tayo, kabisado naman, Pinoy talaga, no? Oo, malulupat ang cellphone natin sa kagawaan nito. So, buti pa sila guys, mayroon silang P2P. P2P pa tawag nito. Mayroon silang maliliit na minibus sa pagbiyahe. Unahan natin. So, pag hapon, pag uwi ko, hindi ako dadaan dito. Sa kabila ko dadaan. Southwoods. Sa Southwoods ako dadaan. Yung sinasabi ko kanina, yung private. Private subdivision. Na magbabayad ka ng 15 to 10 piso. Mas mabilis doon. Ganun pasok ng Sigmura. Minsan kasi nanluloko to si Wiz. Padaanin tayo dun sa Binyan, ang sobrang traffic doon. Malalaking bus kalaban mo. So dito ang kalaban mo din, mga tricycle, ayan, e-bike. Ayan ang mga kasabayan mo dito. Yes, sweet dress. Si Tatang na enforcers. Patingnan mo si Bibi. Kanina tatlo, habang nagpaahon ako, yung gas niya, naging tatlo. Yung naging pantay na ngayon, takbo mo yung kalsada, dalawang gids. Daming sibuyas dyan ah, bawang. Siyang mangga habang naglalakad siya, kinakain niya yung manggang Indian Minggong Hinog. Tapos bibit siyang bahag, saan kaya galing na nakaawa naman. So kakanan tayo dito. Kanan tayo. After kanan, diretso-diretso na tayo.
yan guys, meron lang akong imariti sa inyo. Habang doon sa tropa ko, doon sa Carmona, nagpa-ayos ako sa motor ko, nilagyan ko na ng shifter. May kuninto sila sa akin, dito daw banda eh. Pag madilim na daw, huwag na daw dito dadaan pag madilim na. Paggabi. Ito itong banda na itong street na to. Hanggang doon sa may ilalim ng ano. Ilalim ng kulay. Natatakot na to dito eh. Meron daw itong papaluin ka lang. Agawin yung ano mo. May nagaw daw dito, nagbibisikleta. Dalawa daw sila. Siyempre, siguro sila lalaban kasi medyo mga kabataan pa. Kung mga tao, alam ko mga tao dito, ano eh, tagalabas lang yun ng banat siguro sa kanila. Subdivision to eh. Tapos mga, di ko alam, mga contractor siguro. Nakain ng mga contractor, dumaan yung nagbabike. Nagawan. Ayun na. Madilim to dito pag gabi. Sobrang dilim to dito. Ilaw lang ng water lang yung ilaw sa'yo. Kaya pag uwi ko dito, pag madilim na, di ako nadaan. Tiisin ko na lang yun doon sa binyan. Kahit traffic, safe ka naman. Bagal ang takbo mo, tukod dalawang paa mo, so safe ka naman. Di ikis-ikis ang takbo mo. Hindi ka nang mamadali. Ibabaw na yan, expressway yan. Yung ibabaw na yan, expressway yan siya. So bawal ang mga below 400cc dyan sa taas. Expressway yan sa taas. So ang dinaanan natin ay service road. Service na dinaanan natin. Si Pogge, tingnan mo naman si Pogge, may motor na hindi pa sinuot yung helmet. Nasa siko ba yung ulo niya? Ang mahirap eh, may motor ka na pero hindi mo na sinuot yung helmet mo. Ano bang nakakasagabal dyan? Suot mo lang yan. Tapos huwag ka lang mamamadali tumakbo. Total, makakarating ka naman sa pupuntahan. Huwag lang mamamadali. Kung nagmamadali yung nasa opisina mo, sila yung papuntahin mo. Sila yung pa-driver sa motor mo. Para ma-experience din nila. Ano lang yun? Yung mga ka-opisina ko, kung magsalita sila, nirespeto ko yung edad nila sa akin, pero respetuan tayo lahat. Hindi ko naman pinagyayabang kung matagal na ako. Nasa kanila na yun. O nasa amo ko na din. Pinagyayabang yung trabaho ko.
13 years ka na din sa company, tapos samantala itong mga bagong mga maritismong sa kabila lang yun eh, dalawa lang yun sila magpapalitan, nagsisilosan yung dalawa eh. Yun yung sabi ko sa iyo kanina, sabi ko pala kanina, sino yung malapit sa kaldero? Wala yung mga luwag. Ayaw mapawisan, ayaw mainitan, yan yan. Mga asawa nila may mga service naman, pwede naman sila ihati. Bakit pa magpa-social climber pa? VIP pa? Tapos, umaga pa lang, magtatanong na sino maghahatid sa kanya. Pero samantala, itong mga kasamahan ko sa kabila, sorry ha, kung mapapanood mo man to yung upload ko sa pag-vlog, sana matamaan ka ng kidlat. So I will not mention the name, but ikaw nang nakakaalam kung sino. Ayaw pa kayo. Kayo marunong tumanaw sa mga kasamaan sa trabaho mo, porque mga baguhan pa tong mga kasama ko. Hayaan nyo na lang. Ako marunong akong tumanaw sa mga kasama ko. Sinasabi ko pa, iwan ko yung motor ko. Marunong ako makisama.